Oh no 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 no. Hello mga kinaso, today's episode, as you can see, pupunta lang tayo sa bundok. Siyempre, kasama na natin si Batang Makulit, si Bulinggit. At ayan na nga si Bulinggit, palakad-lakad sa bukid. Ang saya-saya nga ni Bulinggit, ayan, tuturo-turo pa. At kahit anong pigil mo kay Bulinggit, wala talaga magpapatalo sa paglalakad nito. Kaya inawakan na natin si Bulinggit para hindi na kung saan-saan pupunta. Sabi ko na lang kay Bulinggit, puntahan natin kung saan ang gagaling yung tubig para makita nila. At yan nga, dahan-dahan na kaming pumunta doon, dulo ng Kabukira. So nakikita nyo naman sa may babayon at ayan na nga, tumakas na si Bulinggit. Sabi ko, puntahan na lang natin si Daddy para manahimik ka dyan. Pero hindi talaga papaawa tong batang to. Wakas, napapayag ko rin siya na puntahan na namin si Daddy kung saan sila nagtatanim. Unang binasamo niya nila yung lupa para daw maging malambot yung lupa at madaling matatamnan. Ito palang gagawin nila, isang araw lang to. Pero itong nilalakaran namin ni Bulinggit, hindi to kakayanin ng isang araw. Inuna lang nila yung nasa baba. At ayan na nga si Bulinggit, diba? At ayan si Daddy at ang kasama niya. At dahil medyo malambot na ang lupa, ito na't kumukuha na si Daddy ng seedling. Ito nga pala yung bell pepper na seedling at uumpisa na daw niyang magtanim. Nga, sinisimulan niya na sa isang hilera. At yan, nakikita niyo yung hose kung gano'ng kahaba para lang makarating yung tubig. At yan nga pala yung kasama ni Daddy. Siya naman yung tagapala para makadaan yung tubig dun sa mga lupa. Kaya makikita niyo, nakatayo lang siya. Pero siya nagpala ng mga dadaanan ng mga tubig. At yan, nilapitan ko na nga si Daddy kung paano siya nagtatanim. Tinutusok lang pala niya ng kamay. Ay, taka niya, nilalagay yung punla. Tinanong ko nga si Daddy, bakit hapon tayo kailangan magtanim? Mabibigla daw kasi yung tinanim pag lalulat maaga. Titirik pa daw kasi yung araw nun eh. Di tulad ng hapon pagdating ng gabi, makakapagpahinga pa yung punla at makakapagpalakas pa bago ang kinabukasan. Pero nalingat lang tayo saglit, nawawala na si Bulinggit at buti na lang nakahabol ko na. Kung san-san kasi nagpupunta tong batang ito eh. Mahirap na, baka gugulong-gulong. Pero napahinto sila Daddy at aayusin na nila yung tubig. Sa kabilang banda na naman kasi sila magtatanim eh. Kailangan mapalambot ulit nila yung lupa sa bandang doon. Kaya hinihila nila lang husto yung hose at ayan na nga, sabi ni Daddy, tingnan natin yung kung saan nanggagaling yung tubig. Kaya bumaba kami sa may manggahan, nandito kasi yung water pump kung saan nanggagaling yung tubig. Yung nakikita nyo yung tubig dyan, magmalinis yan, akala nyo lang kanal, pero hindi. Ginawa na nga lang nila ng paraan para makaakit ng mabuti yung hose. At yan na nga, babalik na tayo doon sa tapagtataniman. Hiningal nga tayo ng very very light doon eh. Ang bilis nilang umakit ni Bulinggit, samantalang ako hinihingal na. At yan, nakapagpatubig na rin sa bandang dulo. Medyo mahaba-haba pang pagtatanim ang gagawin nila Daddy dito. Kailangan kasi malakas yung tubig para lumambot talaga yung lupa. At yan na si Bulinggit, naglalaro na ng tubig. Kayo magalala, malinis ang tubig na yan. Sabi nga ni Daddy, pwede pang inumin yan eh. Na sobrang linis yan, pwede mo pa rin pangligo. Pero may masama talagang balak ko si Bulinggit, alam mo na. Pero sinabi ni Daddy sa kasama niya na palahin mo banda dito at sobrang lakas ng tubig. Kailangan kasi maharangan ng lupa para dumaloy yung tubig sa ibang lugar. Nanood lang kami ng Bulinggit pero kami pa yung nagutom. Ang dami nga namin kain eh. Katapos naming magmerenda, bumalik na naman si Bulinggit doon sa paglalaro ng tubig. At ito na nga, kinuha ko na yung punla dahil tayo na naman na magtatanim. At yan, sisimulan ko na magtanim. Sinabi nga ni Daddy sa atin na ibaon mo yung daliri mo, yan yung sukatan mo kung paano mo itatanim yung punla. Kailangan matapos natin tong isang hilera na to. Medyo lumipat na tayo ng pwesto at lumalambot na doon ang lupa. Kailangan kasi maubos natin yung seedling na hawak-hawak natin. No, 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 no. At
Yan nga, nabaon na yung paa natin. Pero hindi tayo magpapatigil dyan. Tatapusin natin to kahit wala na tayong tsinelas. Malit na bagay lang to eh. At yan nga, pinagpatuloy lang natin ang pagtatanim kahit nakapaa tayo. Lumalambot na kasi yung lupa kasi nga dahil sa tubig. At sa wakas, natapos ko rin yung seedlings na mga hawak ko. At ito na nga, kukunin natin yung tsinelas at hukugasan na natin doon sa tubig. Siyempre, bilinisan din natin yung paa natin, di ba? At ito na, kinagaya pa tayo ni Bulinggit. Maghuhugas rin daw siya ng paa niya. Medyo napagod yung ina nyo dito. Pati rin si Bulinggit napagod. Kaya nagpahinga kami at nagdaldalan muna. At ito na nga kung ano-ano sinasabi ni Bulinggit. Hindi ko na nga maintindihan. Sobrang sarap nga ng upo ng Bulinggit natin eh. Iyan, kumukha na ako ng tungkot. Pero hindi naman talaga ako napagod sa pagtatanim. Napagod ako sa kakahabol kay Bulinggit. Ang kulit-kulit kasi. At yan, binalikan na natin sila, Daddy. Medyo maramirami na rin yung nagagawa nila. Kaya abangan nyo ang susunod namin na video tungkol dito. Kaya muli, salamat sa panonood!